Alright, so guys, what's up? Kumusta kayong lahat? And guess who's back? It's Sush Moto. At syempre, medyo matagal nga tayong hindi nagkasama-sama at hindi tayo nagkita-kita or nag-usap. Dahil nga sa enhanced community quarantine lockdown na nagaganap sa atin. So guys, I encourage you na makikoopera para mas wag nang lumala pa yung sitwasyon. So don't worry, nandito ako sa place na sa kanto lang namin, nandun lang yung bahay namin. So dito sa village namin, nakalock yung gate sa labas. So hindi ka makakapasok kung hindi ka taga rito. Kaya don't worry, yun, wala nga masyadong tao, wala rin halos dumadaan. Kaya safe naman tayo ngayon. So bago ang lahat, tatanungin muna kita, are you an angel or are you a diablo? So alright guys, then balik nga tayo dun sa topic. So before pala yun, gusto ko nang i-share sa inyo yung kwento from yung first tire natin, na which is yung Diablo Rosso scooter for aerox. So yun nga, ang sabi sa akin, matagtag daw yung Pirelli na Diablo. Tapos, syempre, hindi ako naniniwala eh. Inisip ko kasi, kaya nga mahal, kaya maganda. Dahil, quality. Then, yun nga, na binili na natin. Ang size din pala noon is 150 over 70. Tapos, 120 over 70 rin sa harap. So, nagamit ko yun last year din, 2019. So, yun na, naiselpak na natin. Gandang tignan, malaki, oversize. So ayan guys, bali yun nga, syempre wala na tayong sample nung Diablo Rosso, pero ayan, kita nyo naman sa pictures na gamit ko talaga siya. Yan yung unang gulong natin. So itakel muna natin yung about Diablo Rosso. Ayan, dito natin para makita ninyo yung binuff natin na, I mean, hindi pala binuff, kinamay lang yan na crankcase. Ayan, binabatikos daw na nangingitim. Pero hindi naman, basta nami-maintain nyo lang ng maayos. Punas-punas lang, hindi nyo naman all the time na need lagyan ng metal polish or liyain. So ganyan lang yan. So yun, balik tayo. Diablo Rosso. So ang qualities nya is sporty handling. Kung mapapansin nyo nga yung mga sipings nya, ayan, yung mga guhit-guhit na to. Yan guys, yung mga guhit-guhit na to, kumpara kay Diablo Rosso, ang dami, di ba? Pero si Diablo Rosso scooter, konti lang. So ang purpose noon kasi is parang mukha nga kasi siyang race tire. So ang purpose niya kasi noon guys, para mas stable yung pag-andar ng motor natin, especially during high speed. So yung, kung mapapansin niyo, itong contact patch na to ni Diablo, yan yung dito, ano yan, iba yung silica content, mas matigas, mas harder. Kaya pala nung naka Diablo Rosso ko nun, umaanda tayo sa shell sa Pugon. Ito, kung makita niyo yung clip, pag nahanap ko pa, umaandar tayo doon ng 116 kph mula shell hanggang doon sa bagong mag stoplight nga lang. Yan, layo pa nga eh. Nakakaabot tayo ng 116 kph, na ang PSI lang natin noon is 19. Yes guys, 19 lang yung PSI. Sobrang mababa lang ako mag PSI kasi nga ayoko nung matagtag na gulong. Gusto ko yung smooth lang yung pakiramdam ko. Na ewan ko kung nako-compromise na rin masyado yung performance. Kasi mas gusto ko mas malambot, mas maganda yung kapit niya during cornering. Kasi nga bago lang tayo nagko-corner, so naninigurado ako na makapit yung gulong natin. Kasi baka mamaya one time big time tayo. So yun, napansin ko ang bilis kunin ng speed pag Diablo. Kasi nga matigas, higher density yung silica content niya dito sa gitna. Tapos yun nga, kung mapapansin nyo, wala masyadong sipings kasi mas more on effective talaga siya sa mga track. Yan, cornering, high speed. Sidewalls naman tayo.
So yung sidewalls ni Diablo is talagang ito na yung part na sobrang lambot. Ito. Yung mga around 1.5 inch, yan. Sobrang lambot na itong part na to na talagang effective siya during leaning and cornering. Yan. Mas malambot na components, ibig sabihin mas makapit. Pero yun nga, since baguhan lang tayo nun sa aerox, sa motor natin, hindi ko pa kabisado masyado yung cornering, hindi natin masyado na maximize yung gilid nun. So yun lang yung naging kain niya. So yun nga guys, yun yung experience natin kaya Diablo Rosso. And para mas maintindihan nyo guys, bali nagdala ako ng sample kung bakit sinasabi na parang mas maganda sa high speed yung Rosso. Tadaan! So guys, ito yung example natin, sapatos. May epekto rin yan kung bakit iba-iba yung pattern ng mga sapatos. Kung di nyo na itatanong, nagtrabaho ako dati kasi sa Nike. Kaya alam ko yung mga ganito. So, bakit magkakaiba yung pattern yan? Siyempre, parang sa gulong din. Yun pala yun, may purpose yan. Yung mga sightings na tinatawag, yan. May purpose pala yan. So, pinakamadaling na kaklasify ko is ito. Yung Cortez, gawin natin parang siya si Rosso. So, itong Lunar Epic, gawin natin parang si Angel Scooter. So guys, mahalin tulad natin to. Itong gantong pattern na parang si Diablo nga. So bakit? Tignan ninyo. Ayan, parang yung pattern niya hindi masyadong magulo. So kung mapapansin nyo, hindi siya ganun ka flexible or yung mga ano niya, hindi masyadong lumulubog. Ayan o, hindi masyadong bumabaon. So kasi si Diablo, ay si Angel Scooter is may properties na mag-absorb. So yun guys, mamaya itatakal ko sa inyo pero para mas ma-realize nyo sa sapatos. So parang ito si Angel Scooter. So si Angel is may property siya na mag-absorb ng impact. So urban handling, Angel Scooter. So all terrains, parang sa lahat, sa bako-bako, sa derecho, sa maputik, sa magraba, okay siyang gamitin. Alam nyo kung bakit? Meron siyang properties to absorb yung shock. Kaya ganyan yung sighting ni Angel Scooter. Ayan. Kaya ganyan yung sighting na yung designs ng gulong niya. Kasi ito, parang ito, meron siyang ability to absorb. Itong points na yan, pagka yan, unang lumapat sa ground, sunod-sunod yan. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5. Hanggang sa yung impact is malesen. Then so parang ganun din si Angel Scooter. So ayan, kung titingnan ninyo, hindi siya, iba yung pattern niya eh, 'di ba? So pwede niyang distribute equally yung impact. Unlike dun nga kaya Diablo is diretso lang talaga. So parang ganun guys, ah. Yun naman kasi talaga yung specification ni Angel na pang urban, kaya siya tinawag na urban handling. Meaning, pang ano talaga siya, pang baragan talaga, pang kahit anong kalsada. Tapos hindi lang yun, yun pa, mas maganda siya sa basa. So all terrains. So yung tubig na nadadaanan mo sa kalsada, maraming pwedeng daanan or paglagyan. Unlike sa Diablo, na iisa lang yung pattern, ganun. So bago mag-spread out yung tubig, matagal. Kaya sinasabi nila na mas mahina yung grip ng Diablo compared kay Angel, which is totoo naman talaga. Doon lang medyo na-compromise ng konti yung performance ni Rosso. Meron muna ako yung papakita rin sa inyo na chart. And yun nga, pagdating sa comfort, lamang talaga si Angel Scooter kung makikita ninyo sa diagram. And then wet handling, syempre Angel pa rin. Ayan o, medyo lamang talaga ng isa sa diagram. Wet grip, ganun pa rin syempre. Stability, in terms of stability, mas lamang nga lang ng konti si Diablo. And dry grip,
Ayun. Hindi magkakatalo halos. Halos parehas din siya. And mileage, ewan ko bakit angel pa rin yung nandito. Siguro nga kasi sobrang lambot ng gilid ng Diablo. Anong, so nung nakita mo na yung pati yung diagram natin, anong tingin mo, anong gulong na para sa'yo? So ganito lang yan, para saan mo pa rin gagamitin yung motor mo, kung saan mo mas madalas gamitin. Kung ikaw yung tipo na mahilig ka mag track day, tamang weekend rider ka lang, talagang gusto mo sa track ka nagpa-practice, eto na piliin mo, Diablo ka na. Kung pang everyday naman, nagtatrabaho ka, tapos gusto mo nakakapag-ride ka rin at the same time na hindi naman masyadong na-compromise yung quality during cornering, syempre araw-araw ka nagtatrabaho, umulan, umaraw, bumagyo, papasok ka. So kailangan mo, wet and dry, maganda yung performance pa rin ng tires. So dun ako kay Angel pagdating sa punto na yon. Saka budget wise, ang price ni Angel is around 6,000 to 6,300. Depende kung may mga print dito or sealant. Compare kay Diablo naman, si Diablo is alam ko around nasa 9,000 na siya ngayon. 9,000 plus. Ayan. So yun lang. And guys, but before that, shout out muna tayo. So first, shout out kay J Max Moto. Shout out also kay Roxy Moto. And shout out kay Clydo TV. And shout out kay Kristen Cruz. Right. And shout out also kay Ardell Ison. And shout out sa mga taga ACP Davao kay Alpha 11. So shout out sa inyo. Ride safe po lagi. And shout out kay Sushi Shishi. And shout out kay Arvin Bartolome. And also shout out kay Michael Aktob. So from Osami City, Mindanao. Shout out sa iyo, Michael, and happy birthday. Enjoy mo lang yung araw mo, simpleng birthday celebration muna hanggang matapos tong pandemic na nangyayari sa atin ngayon. Alright, so guys, yun lang. I hope may natutunan naman kayong small learnings for this vlog. Sa ngayon, sumunod muna kayo sa payo ng gobyerno na huwag lumabas, huwag bumiyay kung di naman kailangan, para huwag nang kumalat yung epidemya na nangyayari sa atin ngayon, para sabay-sabay lahat tayo makapagmotor na. Alright. So yun lang, until next video na lang, balitaan ko na lang ulit kayo sa Facebook page natin. So paki-like nyo rin yung Facebook page natin para mas updated kayo lagi. Please, kung nagustuhan nyo yung video, do share, like, and subscribe sa ating YouTube channel para mas marami pang ma-inform na mga bago at gustong bumili ng aerox. Kung gusto nila mag-upgrade, malaman nila lahat kasi halos lahat ng upgrade sa aerox sa atin nandito sa channel na to. No hate, just spread love, and peace. Keep safe, guys. Bye.